Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem with me, RM. And me, Elaine, at sa episode na to, quick review ng Subaru BRZ. Ready ka na? Oo naman, tara na! Mga katandem, syempre, pasalamat muna tayo sa Subaru Alabang sa pagpapahiram nila ng sasakyan sa atin. At saka syempre, kung kailangan nyo ng contact dito, eto na, sir! It has a 2-liter direct and port fuel injection, horizontally opposed, 4-cylinder, double overhead cam, 16-valve petrol engine with a maximum output of 200 PS at 7,000 RPM and a maximum torque of 205 Nm at 6,400 to 6,600 RPM, mated to a 6-speed automatic transmission or a 6-speed manual transmission, and it is a rear-wheel drive. 2-door, sports car, guwapo, lalayo ka pa ba? Ito ang hanap mo. Ang noticeable sa sasakyan na to, ang baba niya. Hanggang kilikili ko lang yung roofline. 5'5 nga pala ako ah. Banana type nga pala yung wipers niya. Pababa yung hood niya, mahaba at malapad. Parang kobrang ready'ng umatak. Ang headlights niya, naka-LED projector. LED na rin yung daytime running lights niya. Halogen naman yung fog lamps niya. Usually sa mga sasakyan, yung logo nasa grills. Pero sa sasakyan na to, dahil mababa, nandito yung logo niya. Mas evident sa side na sports car siya. Ayan o, 2-door. Smooth din yung mga bolts niya at lines niya. Papunta sa unahan, may design pang ganito o. Ang size ng gulong niya, 215, 45, or 17. Meron siyang shark's fin antenna, defogger, and third brake light. Pag bumili ka nga pala ng BRZ ngayon, may kasama na siyang spoiler na parang pang-eroplano. Dati kasi wala. LED na rin yung taillights niya na may pagka-Egyptian yung dating. Textured yung diffuser niya, incorporated na rin yung fog lights. Yung dalawang tambutso niya, hindi yan accessories ha, tunay yan. Meron ba kayong sasakyan na gustong ipareview? Comment lang below! At kung mahilig talaga kayo sa mga kotse o motor, mag-subscribe na kayo sa amin. Sigurado, hindi kayo magsisisi. Pindot na! Malamang excited na kayong makita, ano? Ako rin eh. Tara na, let's go! Oh, ayos na kayo. Ako naman, ha? Ayos! Bago tayo mag-space test, ang adjustment ng manibela niya, tilt and telescopic. Tapos, lahat ng upuan niya, manual lang yung adjustment. Sa space test naman, so maluwag yung legroom natin, yung headroom, syempre ang baba ng, ano eh, baba ng ceiling, so mga ganyan. Pero kasya naman ako, 5'8 ako ha. Pag mas malaki kayo, tingnan nyo na lang muna din. Ngayon, itong tanong. Pero hindi naman talaga kailangan eh. Pero meron kasi siyang upuan sa likod. Tingnan natin kung kakasya ako. Tara. Ngayon, check natin to dito sa second row seats. Bali yung misis ko, 5'5". Pero kita nyo, naka-normal driving position siya. Ako naman, nandito ako sa likod. Pero tingnan nyo, kasya ako. Ba may space pa? Mga ano, 1 inch pa yung space na natitira. 5'8 ako ah. Kasi yung headroom ko, pag inatras ko yung ulo ko, tatama na. Pero pagka medyo abante, hindi naman tumatama yung ulo ko. So, okay to, sports car, pero kung for emergency at kailangan mo talagang may isakay, magkakasya naman kayo. Okay to, no? Kasi pagka ibang sports car, hanggang dalawa lang talaga eh. Ito, optional, meron kang plus 2 seats sa likod. So, ang galing! Tingnan naman natin yung trunk, kung may mailalagay ka ba talaga. Trunk space, sports car, parang hirap paghalo, no? Pero tingnan natin to. Akalain mong may space pa dito sa likod. Ayan, no? Ang daming backpack na kakasya dito. Dito, dito, dito sa loob. Papatungan mo pa. Pwede, no? Lalo na kung 4-2 persons lang, kasyang-kasya dito. Ang kasamang gulong nga pala nito, same size dun sa nakakabit. Tapos, hindi siya steel rims, ha? Take note. Naka-mugs din siya. Hohohoho! Pwede!
Hydraulic din pala to. Ay, nako, grabe. Kailan kaya ako makakabili nito? Isa-isayin na natin yung interior nito para makita na natin kung gaano talaga kaganda. Simulan na natin dito sa ibabaw. Ang ceiling niya, black. Tapos, sporty yung dating. Yung mga sidings naman niya dito sa pintuan, eto, soft touch leather. Leather din dito sa baba. Merong mga silver accents, tapos chrome yung mga door handles. Yung mga controls naman niya ng bintana, eto, nasa bandang dulo. Ayan, merong auto up and down din. Tapos door locks, tapos power windows din siya, at saka automatic folding din yung ano niya, side mirrors. Electronic din yung ano niya, pag open ng trunk, dipindot lang. Adjustable din yung ano niya, yung ilaw dito sa instrument cluster. Tapos yung aircon niya, eto, bilog. Omnidirectional na bilog yung aircon niya. Ganda. Pagdating naman natin dito sa dashboard, ayan. Yun, no? May mga tahi-tahing red. Ang ganda, sporty yung dating. Tapos yung shape niya, makurbadang sexy. Tapos yung aircon niya, sexy din. Ayan, maliit, oh. Ayan, dalawa. Tapos yung makikita niyo dito, yung infotainment system niya, ano lang, ordinaryong radio lang. Pero ito kasi yan, eh. Pagka mga sports cars kasi na ganito, hindi naman talaga ito yung binabayaran mo dyan. Ang binabayaran mo dito, yung driving. Kasi kitang-kita nyo, lower talaga yung ano niya, yung center of gravity niya. Lahat sa coaching to, mababa talaga. Pang sporty riding talaga to. Ang aircon naman niya, dual climate control. Diba, ang galing, nulit na coach, tas dual climate control pa. Engine start stop button din siya. Ito, yung shifter naman niya, akala nyo, manual. Pero hindi manual to, automatic pala, oh. Park, reverse, neutral, drive. Tapos may plus minus din siya. Bale, may plus minus siya dito kung gusto mo dito mag-shift. Pero meron pa rin siyang paddle shifters dito sa manibela. So galing, di ba? Meron din siyang mga buttons dito ng traction control. May pang track, sport, tsaka may pang snow. Diba? Malapit na talaga mag-snow dito. Meron din pala siyang ano dito, seat warmers. Magkabilang seat. Tapos yung handbrake niya, may mga stitching, oh. May mga leather pang tahi. Ganda. Tapos yung position niya, oh. Wow! Ay, nako. Move tayo palikod. Ito, meron siyang dalawang cubby holes na pwede mong tanggalin. Tapos yung space niya, napakalaki. Pwede mo yung urong pa, forward, backwards. Tapos meron din dito ang ano, power outlet. Ito, power supply. Ang steering wheel naman niya, leather. Yan, sarap, makinis. Ang sarap hawakan, may mga red stitchings siya. SRS airbags, control ng radio, control ng instrument panel. Tapos meron din siyang ano, ito, cruise control, nandito sa ilalim. Tapos meron din siyang paddle shifters na silver, ganda. Ang instrument panels naman niya, simpleng-simple lang, oh. Meron lang mga silver na accent. Basang-basa yung mga sulat. Sporting-sporty na naman yung datingan. Max RPM niya, 7,500, oh. Likod naman ang kalikuti natin. So dito, merong airbag. May maliit na bintana. May speaker. Tapos meron ka rin ano, seatbelt. Tapos nakakagulat na naman dito, sports car, pero meron na namang child anchor seats. Ayun, oh. Sa likod. Galing, ha? Tapos makikita nyo, merong hati siya sa gitna. Malamang ano to, drive shaft niya kasi rear wheel drive to, eh. Alcantara leather nga pala yung upuan ito. Napakasarap upuan. Social, parang felt paper. You can really feel it. Dahil quickie review lang to, wala muna tayong test drive. Wala rin kasing test drive unit nito. Pero itatry namin maghanap. Oh, shoutout muna kay Kuya Lan at kay Kuya Richard, Mr. Car Wash. Ano, pupunta na ba kami dyan? At maraming salamat po sa panonood. So, ulitin. Bye-bye! Bye! You on the run, travel, dancing, I don't know what you are.